bakasyon na noon. Kadarating lang ng tatay ko galing sa malayong syudad. Ang balita ko ngay, nag-leave siya sa kanyang trabaho. Lahat kaming tatlong mga anak niya ay napaka-excited dahil mahigit isang taon din naming hindi nakita at nakasama si ama. Ako ang pinakamasaya dahil papa's girl ako at nag-iisang babaeng anak niya. Ang mga kuya ko ay mas malapit sa nanay namin. Tinanong ko si tatay kung ilang linggo siyang maglalagay sa bahay. Nalungkot ako nang sabihin niyang isang linggo lamang at muli na siyang babalik sa syudad para magtrabaho. Subalit napalitan ang lungkot ko ng tuwa nang ibigay na niya ang mga pasalubong niya sa amin. Nakalagay iyon sa malaking kahon. May mga tsokolate, damit at school supplies na pinaghati-hatian naming magkakapatid. Nagbiro pa nga si nanay na tinalo pa raw nito ang galing sa ibang bansa sa dami ng pasalubong nito sa amin. Pero alam kong bumabawi lamang siya sa amin. Naghalungkat ako sa kahon. Sa pinakailalim ay may isa pang maliit na kahon na hugis parihaba. Akala ko nga nung unay PlayStation na dahil matagal na naming request ito sa kanya. Ilang minuto ko ring inaalis ang tape at tali na nakapulupot sa buong kahon. Meron pang mga papel at styrofoam na nakabalot sa laman. Isang Santa pala ang laman ng kahon na yari sa kahoy. Hanggang bewang ko ang taas at mabigat ito. Itim ang suot nitong mahabang belo at damit na may burdang kulay ginto. Sa kaliwang kamay ay may hawak itong maliit na bag na yari sa sinamay at sa loob ay mga maliit na parang gintong barya habang sa kabilang kamay naman ay maliit na rosaryo. Naalala ko tuloy ang mga santo na ipinaparada sa mga kalsada namin kapag prosesyon sa pagsapit ng mahal na araw. Natanong ko tuloy kung para saan yung santang iyon. Ang sabi naman ni tatay, itatabi namin sa altar dahil pampaswerte daw yun. Napaawang naman ang aking bibig. Hindi ko talaga maintindihan noon ang sinabi ni tatay kung kaya't napatanong ako kung gaano katotoo na pampaswerte yun. Saan nga ba niya ito nakuha? Ang sabi lamang daw sa kanya nung matanda na pinagbilhan daw niya nito sa gilid ng kalsada na malapit sa simbahan, totoo daw na pampaswerte ito, kaya naniniwala naman si tatay. Sabi ko na lang, wala namang pampaswerteng santo. Sana na lang ay gadget yung binili niya imbes na ito. Pagbibiro naman sa akin ni tatay, magte third year high school na nga daw ako next year, kaya bakit kailangan ko pa daw ng ganoon? Kailangan ko pa daw ng PlayStation o kahit na anong gadget. Ipinangako na lamang ni tatay na sa susunod na padala niya ay isasama na niya ang gusto naming makuha. Pero masaya pa rin kami dahil sa mga bagong damit na maisusuot namin. Kumain kami sa labas ng araw na yun. Masayang masaya kami dahil nakumpleto ulit ang aming pamilya. Gabi na nga nang makauwi kami. Dahil sa sobrang pagod ko ay hindi na ako nagpalit ng damit. Dumiretso na ako sa kwarto. Naalimpungatan ako na bigla ako makaramdam ng panlalamig. Madilim yung buong paligid nun. Malamang tulog na silang lahat sapagkat nakapatay yung ilaw. Bumangon ako at lumabas ng kwarto para magbanyo. Habang naglalakad ako sa sala papunta sa banyo ay nakarinig ako ng bulong. Noong una, akala ko'y gising pa si nanay at nag-uusap pa ang mag-asawa. Nang matapos na ako at pabalik na ng kwarto ay narinig ko na namang muli yung mga bulong. Huminto ako at pinakinggang mabuti
kung saan nang gagaling yun. Nalaman ko na galing sa isang tao yung salita, yung bulong, boses ng isang babae. Akala ko nga nung una ay maraming tao dahil parang nagsasapawan yung bulong, hanggang sa napagtanto kong nanggagaling ito sa iisang tao lamang. Hanggang sa parang nagro-rosaryo ito dahil naririnig ko yung sinasabi niyang "pray for me" na karaniwang tugon sa litanya ng mga dasal. Naisip ko na baka galing sa kapitbahay iyon kaya hindi ko na lamang masyadong inintindi. Humiga na ako pero bago ko ipikit ang aking mga mata ay tiningnan ko ang oras. Alauna na iyon ng madaling araw. Doon ako nagtaka. Sino naman kaya ang magdadasal ng ganoong kaaga? Kinabukasan ay nagsagawa kami ng general cleaning at isinaayos namin ang pwesto na mga kagamitan sa bahay. Habang nagwawalis, napatingin ako sa santa na inilagay muna ni nanay sa kanto dahil nililinis din yung altar. Gumalaw ang nakalaylay na hawak na bag ng santa. Inisip kong baka gawa lang iyon ng malakas na hangin, kaya nagpatuloy na ako sa pagwawalis. Pero sa gilid ng aking mga mata ay hindi ako pwede magkamali. Gumalaw na namang muli yung santa. Nagulat pa nga ako nang mag-iba ang direksyon nito. Sinabi ko iyon kay tatay pero tumawa lamang siya ng malakas at hindi niya ako pinaniwalaan. Tanghali na nang matapos kaming maglinis. Habang naghahanda sila ng pananghalian ay umupo muna ako sa sofa para makapagpahinga. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong katok na parabang tumatama ang isang matigas na bagay sa pader. Tumingin ako sa buong sala pero wala naman akong napansin na kung sino mang gagawa ng ganoong tunog. Nanonood na lamang ako ng TV para malibang habang hinihintay ang pagluto sa aming makakain. Nang walang ano-ano, gumalaw ang sofa. Akala ko ay may lindol kaya napatayo ako. Pero laking gulat ko nang mapatingin ako sa likod ng sofa dahil naroroon yung santa. Sa sobrang takot ko noon ay napaiyak na lamang ako at tumakbo ng mabilis papunta ng kusina. Sinasabi ko na nga ba, may mali sa santa na iyon. Buhay yung santa at tinatakot ako. Sinabi ko ito sa mga kuya ko pero tulad ni tatay ay pinagtawanan lamang nila ako. Para mapakalma, para hindi rin ako umiyak, ang ginawa nila ay ipinasyal na lang ako sa isang karnival kinahaponan. Gabi na ulit kami nakauwi nun. Bit-bit ko ang mga ipaiinggit ko kina kuya, ang Game Boy Advance na binili para sa akin ni tatay. Tulad ng inaasahan, nagpupumilit na manghiram ang dalawa subalit hindi ko sila pinapansin. Dahil doon, nawala na rin sa isip ko ang mga nangyari nung hapon dahil nalibang talaga ako sa paglalaro. Namalayan ko na lamang na malalim na pala ang gabi. Kung hindi pa nga ako nakaramdam ng antok ay hindi ko talaga titigilan ang paglalaro. Nakapikit na ako nun nang marinig ko na namang muli ang bulong. Para talagang nagdadasal. Sa pagkakataon na iyon, positibong-positibo na ako na nanggagaling yung boses na iyon sa sala. Kahit binabalutan ako ng hilakbot ng sandaling iyon, sumilip ako sa labas dahil hindi naman gaanong madilim. Nasindak na lamang ako
nang may makitang tao na nakaluhod sa harap ng altar at tila dinadasalan ang santa. Nakasuot ito ng belo at damit na kulay itim na kahalintulad nung suot nung santa. Naiiyak na naman ako dahil sa labis na hilakbot. Pagkatapos niyang banggitin ang pray for us ay huminto ito sa pagdarasal. Dahan-dahan niyang iginalaw ang ulo niya at kitang-kita ko ang pagtingin niya sa direksyon ko. Dahil hindi masyadong madilim ay kitang-kita ko ang kanyang mga mata. Wala ako nakitang balintataw. Nagsitayuan ang mga balahibo ko lalo at nang ngumiti na siya sa akin. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa pagdarasal. Halos mawalan ako ng ulirat dahil sa nasaksihan. Hindi ko talaga maipaliwanag na matinding takot ang naramdaman ko ng mga oras na iyon at wala itong mapagsisidlan. Agad kong isinarado ang pinto at nagtalukbong ng kumot. Dahil sa nakita ko at narinig ay hindi ko nga halos magawang magdasal dahil naaalala ko ang dasal niya. Baka marinig ako at sumabay siya sa akin. Hindi ko namalaya na nakatulog na rin ako at nagising na lamang ako nang niyuyugyug na ako ni nanay at sinasabing mag-aalmusal na raw. Niyakap ko siya kaagad. Lubos naman din niya itong ipinagtaka. Nang makalabas na ako ng kwarto ay nabigla ako dahil bumungad agad sa akin ang santa na nakapatong na sa ibabaw ng sofa. Tinanong ko kung sino ang naglagay nun doon. Ang sabi naman ni nanay ay siya daw ang may gawa. Halos manghina ako sa sunod niyang sinabi. Nasa harap kasi yan ang pinto ng kwarto mo pagkagising ko, kaya tinabi ko muna dito. Ikaw ba yung naglagay nun doon? Hindi talaga ako nakasagot habang tinititigan ang santang iyon. Gustuhin ko man na ikuwento sa kanila ang nakita ko nung nakaraang gabi, subalit natatakot na ako dahil alam kong hindi naman sila maniniwala. Kinagabihan ay nagkaroon ako ng maraming pantal sa katawan. Malalaki ang mga ito at sobrang kati. Akala ko dahil lamang sa kinain kong alimango na ulam namin, pero ang alam ko'y wala naman akong allergy sa ganong pagkain. Nang makatulog na ako, napanaginipan ko ang babaeng nakaitim. Naroon muli sa ganoong posisyon na nakaluhod sa harap ng maliit na santa. Paulit-ulit kong naririnig ang nakaririnding kataga niya na "Pray for us! Pray for us! Pray for us! Pray for us!" Kinabukasan ay nagising akong kulay itim na ang mga pantal. Animoy binugbog ako at nagkaroon ng sangkaterbang mga pasa. Nag-alala ang mga magulang ko kaya dinala na ako sa doktor para masuri, subalit kahit ang doktor na yun ay naguguluhan kung anong nangyari sa akin. Ang ginawa na lamang, inabisuhan ng aking mga magulang na bumili ng ointment para mawala ang pangangati ng mga pantal ko. Nilakasan ko ang loob ko at sinabi na ang lahat ng nakita at napanaginipan ko. Bagaman hirap na hirap silang i-process at paniwalaan ang lahat ng sinasabi ko, ay nag-alala sila sa kalagayan ko kaya ibinigay namin ang santa sa isang malayong kamag-anak. Simula noon ay naging payapa na ang kalooban ko. Napag-alaman na lamang namin na yung pamilyang pinagbigyan ng santa ay nanalo pa sa loto. Kung anuman ang tunay na dahilan kung bakit nagpapakita sa akin ang babaeng nakaitim na iyon, ay hindi ko na gustong alamin pa.
ang maaaring hindi magandang nangyayari sa akin ay swerte para sa iba. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.